Hello mga ka-province life, welcome back po muli sa ating munting channel. Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog, na-update yung mga alaga natin. At ang gagawin natin ngayon ay pag-uusapan natin yung tungkol sa pag-mimix at saka pure feeds, kung alin yung mas maganda sa huling batch natin at saka yung nakaraang batch natin na pure feeds, tapos yung huling batch natin na nag-mix tayo, kung alin ba doon ang mas maganda, mas mabigat at mas okay sa ating mga alagang baboy. Bago tayo magpatuloy mga ka-province life, ay kamustahin muna natin yung mga tinanim natin na giant bamboo. Ito na sila mga ka-province life po, ang lalaki na. Pwedeng-pwede na natin silang itanim. Medyo matagal din natin hindi na-update. Nakalimutan kasi natin mga ka-province life. Nakalimutan ko kasi dito natin inano sa likod banda. Yan ang lalaki na nila. Pwedeng-pwede na natin ilipat, itanim. At siguro itong iba dito ay ibibigay ko to kasi napakarami naman ito, 20. Tapos maliit lang yung area natin. Siguro ibibigay ko tong iba. Yan o, ang lalaki na mga province life, itong giant bamboo natin. Meron ding Madrid de Agua. Nakalimutan ko ding itanim itong mga Madrid de Agua. Sobrang init pa naman ngayon, pero okay lang kasi tag-ulan pa naman ngayon. At yun ngayon, in-update ko lang muna itong ano natin, kasi medyo matagal natin hindi napakita itong giant bamboo natin. May nagtanong din kasi kung kamusta na daw yung tinanim ko, kaya yun, ngayon ay balik tayo sa topic natin ngayon tungkol sa pagmimix ng hammered na mais at saka pure feeds na pinapakain sa ating mga alagang baboy, kung saan yung mas maganda at mas mabigat. Ngayon na alamin natin yung mga nakarang alaga natin tungkol sa pagpapakain natin ng pure feeds at saka may mix na hammered, kung alin nga ba dun ang mas maganda, kasi maraming ka-province life natin ang nagtatanong, kaya yun yung gagawin natin ngayong na video. Yun, kung natatandaan nyo dati, nag-pure feeds tayo na ultra pack, at yung mga baboy natin nga ay malalaki. Kung nakikita nyo dati yung mga alaga natin mga ka-province life, na malalaki yung naging resulta ng pagpapakain natin ng ultra pack, na akala natin ay umabot na ng mga 100 plus kilos. Pero nung nabinta natin mga ka-province life, 85, 89, 90, yun lang yung naging timbang niya. At sa mga ka-province life natin dito dati na nasubaybayan yun, yung tungkol sa pagpapakain natin ng pure ultra pack talaga, na bininta natin yung mga baboy natin ng 3 months and 2 weeks or 3 months hanggang 20 days na nabinta natin. Yun yung naging timbang niya ay 85, 89. Ganun lang yung naging bigat ng mga alaga natin. Naging issue din kasi itong ultra pack na sinasabi ng mga nag-aalaga, na malaki lang daw yung katawan ng baboy na ultra pack, pinapakain ng ultra pack, pero magaan yung timbang. At yun, ano lang naman yun ng mga ka-province life natin, siguro depende lang sa mga pag-aalaga din, pero hindi natin alam. Pero nung yung nag-aalaga, medyo ganun nga yung naging resulta. Malaki lang yung katawan, pero may kagaanan yung naging timbang ng alaga natin. Alam natin na yung mga ka-province life natin ay nasubaybayan nyo talaga yon, yung pag-alaga natin ng puro na feeds yung pinapakain natin na ultra pack, na yun ang naging resulta ay 85, 89, pero malalaki talaga yung katawan natin nila. Hindi natin alam kung bakit ganun yung mga naging timbang nila, kahit malalaki naman sila. Kaya ngayon naman ay ikukumpara natin sa last batch ng ating mga baboy na nag-mix tayo ng hammered na mais. Kaya ngayon naman ay ipapakita natin yung last batch natin, na hindi ganun kalalaki yung katawan nila, mas maliit sila kumpara sa mas naunang batch na yun. Ito nga yung huling batch ng mga baboy natin, medyo maliliit talaga sila tingnan, hindi ganun kalaki nung huling ano, yung sinundan nila na puro na ano, na puro na feeds yung pinakain natin. Ito yung katawan nila. Ito nga yung ano, yung ultra pack. Kung titignan nyo, ito yung ultra pack bago natin ipapakita ulit yung ano, yung nag-mix tayo. Yan, tignan yung mabuti mga province life. Ito naman ay yung nag-mix na tayo ng hammered na mais.
kitang-kita talaga mga province life. Kitang-kita yung kaibahan niya, mas maliit talaga silang tignan, hindi ganun ka lalaki. Pero nung nabinta ko yan mga province life, alam nyo naman yung naging timbang niyan ay 198, 97, 96, ganun yung mga naging timbang nila. Maliban lang yun sa medyo bansot natin na maliit, siyempre medyo mas maliliit natin, hindi ganun kalaki yung naging timbang niya. Pero sa sukat kasi nila mga province life ay talagang mas lamang yung nag-mix tayo. Nag-mix tayo ng hammered na mais. Hindi naman natin sinasabing mag-mix tayo. Siyempre meron talagang mga province life natin na ano, meron talagang mga province life natin na magagaling mag-alaga. Kahit mix pa yan, mabigat talaga. Kahit pure feeds na yan, talagang yung mga iba nga na nagsasabi na 3 months and 2 weeks na pure feeds umaabot din ng 100 plus. Yun sa atin lang ay kinumpara natin yung huling alaga natin at saka yung ano, mas naunang pure feeds. Para sa akin talaga ay lumamang yung nagmix tayo ng hammered na mais, kasi yung hammered na mais talaga ay nakapagpapabigat talaga yun ng alaga nating baboy. Yun din yung sinasabi ng mga eksperto. Kahit dito sa amin, mas maganda yung nagmimix talaga daw sila ng hammered na mais. Pero sa akin lang, sana ano natin, na experience natin ay meron siyang katotohanan. Yun lang yung para sa akin na mas naging okay talaga yung ano, yung merong ano, hammered na mais. Kasi tulad ng mga taga dito na nag-aalaga ng manok, kahit sinasabi nila, kahit ngayong manok namin, pinapakain namin ng hammered na mais, talagang lumulubo na bumibigat yung mga manok nila. Kahit subukan nyo sa mga manok mga province life. Kasi pag yung manok naging epekto siya, ibig sabihin ganun din sa baboy, naging maganda rin yung hammered na mais. Kasi yun din yung sinasabi dito sa amin mga province life eh. Yun din yung sinasabi ng mga expert na sa pag-aalaga, talagang hammered na mais talaga yung nagpapabigat sa baboy nila, nagmimix talaga sila. Hindi ko nga nakukuha yung ano, yung 3 weeks and 3 months na mixing, pero umaabot ng 100 plus. Yun talaga yung gusto kong kunin na discarte eh. Kasi yung kaso nga lang yung iba, hindi nila sinishare yung talagang totoong mix nila mga province life. Ang sinasabi lang nila ay yung ano, ang sinasabi lang nila ay yung pinaka basic lang na ano, basic lang na pagmimix, hammered na mais, PPC at saka fine ng palay. Yun lang, pwede rin hammered na mais at saka PPC. Hindi ko na alam kung ano pa yung minimix nila. Siyempre normal lang yung namixan mo ng pure feeds, pero siguro may iba pa silang diskarte na siguro sa susunod ay makukuha at matutunan din natin. Kaya yun nga, yun yung ano, sana ay nasagot natin. Hindi man tayo ano, disclaimer lang mga province life, hindi tayo expert, hindi natin alam. Base lang yun sa naging experience ko. Baka siyempre sa iba mas maganda yung pure feeds, yung iba mas maganda rin yung mix. Kaya itong sinishare ko ay base lang sa experience natin at sa mga tinatanong ng province life natin kung alin nga ba yung mas maganda, mas mabigat yung pure feeds ba or ano, nagmix ng hammered. Tulad nga ng sinasabi ko, tulad ng sinasabi ni ng province life, pag naghammered sila sa mga alaga nilang manok, talagang mabibigat, napaganda ng mga resulta ng mga alaga nilang manok. Kaya ganun din, kung yung baboy mo ay kumakain din ng hammered at malaki talaga yung epekto na ibibigat ng ano, hammered na mais sa alaga nating baboy. Yun, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Ariel Alviras. Naputol yung ano niya, Ariel Alviras. Advice niya lang daw, yung alternate lang yung pupakain ng Madrid de Agua. Tapos sunod naman ay dahon ng saging. Mga ganun mga province life alternate. Sa atin kasi ay yung pinapakain lang natin madalas sa baboy natin ay ano, Madrid de Agua. Shout out din kay Cabrothers Makes Vlogs. Pa-subscribe ng mga channel ng Province Life natin na nagbla-vlog din na nagpo-shout out. Yun lagi yung inaano natin mga Province Life, suportahan din natin sila. Kay AgriChip TV, pa-subscribe din kasi marami daw siyang natutunan, nakukuha ang mga idea sa ginagawa natin dito sa farm. At sana sa bagong video natin na to, bagong content na naman natin ay may matutunan na naman tayo. Kay Glyza Dayan Francisco Bago, shout out din, dagang salamat sa pagpa-shout out ug sa suporta sa atuang channel.
Yun nga, maraming salamat mga Province Life at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta nyo mga Province Life dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout at sa mga OFW na laging nandyan at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-Province Life.